So, vlog muna tayo ngayon. Oh, ang pogi ah. Lumikot. Okay, so today, kasama ko pala minsan ko si Ishi, yung nag-model sa lip tint. Pag-usapan natin kung bakit ititigil ko na yung paggawa ng free na photoshoot. At saka, andito si Amber G. Ayun siya. Maraming salamat Ninang sa pag-sponsor ng camera sa V-Line Commercial. Sa lahat ng BTS na ginagawa ko, yung camera niya yung gamit ko. So, sobrang laking ambag ni Amber G sa channel ko. Tapos ako wala akong channel. May channel ko eh. Wala siyang upload pero may channel siya. Lagi kong nililink yung channel niya. So basically, napakaraming reasons kung bakit ititigil ko na yung paggawa ng free. Kape, tsaka right and light. Good luck. Pero first reason kung bakit itigil ko na yung free is budget. Kadalasan sa mga free product shoots na ginagawa ko, bukod sa yung client, syempre pinapatala yung pagkain sa akin. Ako, personally, gumagastos din ako. To the point na bumibili ako ng props, bumibili ako ng something extra para mas paganda yung kalabasan ng isang product. Syempre, it's not the extra mile for them, it's for me. Yun yung naiisip ko. Para mas lalong mas maganda yung itsura yung product. Yun, tell you honest, to the point na yung gastos ko ay umaabot from 1,000 pesos to 2,000 pesos. At ako yung klase ng creator or photographer na hindi makakontento hanggat hindi maganda yung image na nagagawa ko. Kaya willing na willing akong gumastos para lang mas maganda yung picture, para mas maka-add ng props, kasi yun yung importante dun. Props, lighting. Kaya yung iba dyan, wala sa lente yan. Nasa set design at saka lighting yan. Yun yung sikreto mo. At saka ako, huwag niyo akong gagayahin dahil ginagastos ko yung pera ko sa shoot. Para sa shoot, hanggang maubos na. Huwag niyo akong gagayahin yun at huwag niyo akong gagawin yun. Unless na lang willing din kayo. Although honestly, mostly kasi tinatanong naman ni client kung anong kailangan ko. Still, minsan, hindi rin mawawala sa isip nila yung doubt kung kaya ako tatanggapin para lang batikman or hindi. Pero para kasi talaga sa akin, I'm all about making the best image possible. Especially sa tulong din ng pamilya ko, sa suggestions ng daddy ko, ng nanay ko. Lagi silang may suggestion kung ano mas maganda. So para rin sa akin, mas worth it ang extra mile dahil yun, may team, may kasama. But yun nga, yun yung second reason, budget. But when you're in the field, when you have a client, always include the props sa budget. At kasi ganun talaga, hindi mo rin honestly pwedeng i-reuse yung specific prop kung hindi siya bagay dun sa susunod mong shoots or sa susunod na product na pipicturan mo. Kaya ayoko na masyadong pahabaan yung part na to. Pero yun yung second reason, budget talaga. Although sometimes din kasi Martians, mas maigi na yung kinikita nyo sa mismong shoot, ginagastos nyo rin sa props at ini-invest nyo sa lighting dahil magagamit nyo sa susunod na shoot. Yun nga lang, you have to choose your props wisely. Though, I'm not giving advice about props, but hindi naman kasi lahat ng clients din na may meet yung requirements na gusto mo. Although I'm honestly proud na meron din mga kliyente na sobrang nagbibigay sila ng sobra-sobra para lang din sa props, talagang kung anong kailangan, pinoprovide nila. Pero meron din talaga na nandun yung doubt. Mararamdaman mo kasi yung doubt pag ginawa mo ng libre. Pag binigay sa'yo yung pagkain, parang hindi mo malaman kung nangaasar ba or bitin. Nangyayari yun. But you have to be professional about that. So that is why, minsan kailangan mo din maglabas ng sarili mong pera or kumuha doon sa budget na kikitain mo. Ganun talaga yun. So basically, kung napansin mo rin, this vlog is Casey Neistat inspired. Since nagbalik na siya, this is to commemorate Casey Neistat in all his doings. That's why I went for the extra mile to fly my drone today. Second reason, honestly, Martians, is kung bakit... Hindi na pala second. Third reason is alam nyo naman kung bakit. This is my laptop. My old one. It's a Lenovo IdeaPad 310. Nasira siya. Actually, nasira siya, pero pinaayos ko na. Pero at that time, nung nasira siya, wala akong editing rig. So basically, ang init!
So basically, sinagip ako ng lolo ko. Pinautang niya ako ng pambili ng laptop. Yeah, I'm paying for it. Thanks to my grandfather for, you know, loaning me one. Kaya, kailangan ko magbayad ng laptop. Kaya tinitigil ko muna yung paggawa ng free. I have to get paid clients. I basically have a year to pay this. Why am I telling you this, Martians? It's because hindi naman lahat porket nakabili ng magandang laptop or na maayos na laptop ay mayaman. Yung iba, sadyang umuutang lang talaga at binabayaran nila ng tingi-tingi. Which is, ako yun. And probably, that's what your life is going to be as a creator unless you're crazy rich. But, yeah, we're gonna pay this off mabilisan. Yun. Yun yung third reason ko ba tinitigil ko yung free. Actually, Martians, napakaraming struggles towards doing free product photoshoots. Dahil nga, first of all, people who are going to approach you will be somewhat doubtful in why are you pursuing this type of service. Dahil pwede nilang isipin na gusto mo lang matikman yung pagkain nila. At meron din naman mga mabubuting loob na talagang magbibigay ng tiwala sa'yo. Actually, both, kung gagawin mo to, and shoutout sa mga gumagawa rin na na-inspire ko gumawa nito, mararanasan at mararanasan yun. And if you're planning to do a free product photography service para lang din mabuo yung portfolio mo, that's good. But it's always a need to reassure your client na talagang portfolio yung ipurpose mo. Hindi ko naman sinasabi na isumbat nyo kung magkano yung ginastos nyo. Hindi ko rin sinasabi na sabihin nyo sa kanila na ayaw mo ng pagkain. You have to be really professional about this specific approach. Kasi nga, kahit sino naman magtataka bakit ka gumagawa ng free. Ipakita mo na ang purpose mo talaga is portfolio mo. Unless may iba kang purpose, nasa sa'yo na yun. My purpose is mabuo yung portfolio ko, which is nabuo ko yung portfolio ko, and it's a good thing. And besides that, every time somebody asks me kung may portfolio ka ba, may nabibigay ako, may napapakita ako. The reason why binukulit yung portfolio is because sira nga yung luma kong hard drive last year. So basically, I lost everything. Plus, yung mga portfolio ko is puro about weddings, debuts, but this time meron ako sa food, meron ako sa commercial ads. Kaya itong experience na to is somewhat, hindi lang madedevelop yung skills mo, pero mabubuo rin yung mentality mo sa industry na to. Dahil honestly, sa industry na to, napakaraming frustrations at sobrang saturated na ng industry natin na ang dami-dami ng creators. Kaya it's up to you to stand out. There's always competition, hindi mawawala yan. And it's up to you to make your portfolio as good as you can. Yung nga lang, there should be a point where titigil mo na dapat yung free. Dahil nga hindi lang ikaw yung creator na nagpa-product shoot. Marami. Yung iba kumikita, yung iba may kitang kabuhayan na, yung iba pang maintenance nila sa family nila, which is, that's where you're gonna land unless mag-quit ka. Kaya, if you're gonna do this for free, I will suggest na gawin mo lang sa first 10 clients. I wasn't listening to other people nung sinasabi nila sa akin na dapat first 10 clients lang, dapat 5. I wasn't listening, to be honest. Kasi, kailangan, ewan ko, ako naisip ko pandemic, hindi ko lang naisip yung magiging concern ng iba. Iniisip ko talaga na gusto kong makatulong, I have the power to help, but I didn't know that it would be draining. So I'm sharing this experience para naman maging aware din kayo na, alam nyo yun, ganito yung mararanasan nyo pag ginawa nyo ng free. Kailangan nyo maging vigilant, kailangan nyo maging trustworthy, at kailangan nyo maging passionate. Dedicated na rin. At budget na rin. It's gonna take a whole lot of stuff and guts to do this stuff for free. And I hope that explains a lot dahil ang dami ko pang gusto i-share sa inyo. But maybe I'm gonna answer all your questions kapag nag-YouTube live ako or somewhat maybe in another vlog. But so far, nakikita ko ang dami nagtatanong sa inyo kung ano yung lighting ginagawa ko sa vlogs at sa foods. Anong ilaw ginagamit ko, how I light everything up. Yeah, maybe I'll share that to you guys soon. Probably. Maybe in the next vlog. Kung gusto nyo, comment down below if gusto nyo talagang i-share ko sa inyo kung paano ako nag-iilaw, kung ano ginagawa ko sa lighting setup ko. And yeah. I guess that helps you guys out. At syempre kung out of this world ka, wag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Don't forget to ring that notification bell para notified kayo sa susunod nating vlog. Yes, we're back to vlogging. Again. Vlogging is alive again. Dahil kay Casey Neistat, which is, oh man, I've waited for this for a long time. Pucha pa na English natin eh. Nakalimutan ko nga pala kung interesado kayo sa laptop na to. Yan, bawal sa maarte. But it's actually for sale for 20k. Negotiable. i5, 12 gigs of RAM. Pwede pang online school, pwede pang games, pang editing na rin. Walang Microsoft Word, bagong reformat, it's all yours. It's a clean slate. Yun nga, bawal lang sa maarte. But it's negotiable. Location, for meetup, SM Bacoor only. Yun. Ayos ba yun? Kinall out ko na dito yung laptop. But yeah. Peace out!